Tayo, unboxing tayo ngayon ng bagong model na washing machine ni Panasonic. Okay. Kung ito, napapansin nyo, yun yung dating model is meron siyang non-inverter na 10 kg. Ito, nirelease niya na yung bagong model na non-inverter na 10 kg. So, dark body, ganda ng pagkaka-coating, glossy finish, tapos with active foam system, so powder detergent. Ayan, softener. Then, din pa rin yung drum. Water bazooka, kompleto pa rin. So, i-demo na natin to. So, hello mga guys. So, ngayon, try natin i-demo ngayon itong bagong model na NAP 100 ADRM model ni Panasonic. So, ito yung model na non-inverter pero 10 kg dark color design, no? So, yung appearance niya is yan, yun yung mismo main appearance niya mula bottom to top. So, maganda siya, di siya dumihin. Yan. So, yung loob niya, same din, may water bazooka. Sa Sanami drum, so stainless drum. Then, meron din siyang lens filter. Same din ang mga dinemo natin last time. Detergent bleach, yung kanyang lagay ng detergent or bleach. Then ito yung side nya, yung design ng gilid nya. So yan, so ganda sya, no? Kung mapansin nyo, ang gantong model, ang ganda ng pagkakadesign sa kanya kasi glossy sya, so ang sarap punasan palagi. Then yung kanyang mismong physical appearance, madami kasing naghahanap na customer na gusto nila yung kulay is dark. Kasi ayaw nila lagi ng white. So, sa ganitong model, mapapansin nyo. Yan, soft lid closing din siya. Ito yung model niya. NAP 100A9 DRM. So, 10 kg top load washing machine ni Panasonic. So, ito yung mismong pinaka main ano niya, adjustment, yung mismong main ano niya, design. Stainmaster and active foam system program and Stainmaster. Okay, so ngayon ay demo natin siya, paano rin yung operation niya, no? Okay, start na natin to. Okay, so ngayon dito tayo sa gi-start na tayo sa bagong operation, no? Kung mapansin niyo yung design niya compare sa mga inverter, ito na yung design niya, bali ilang buttons lang siya. So, try natin i-operate, no? Once na in-on po natin yan, on. So, yan. Automatic, naka-power on na siya. Naka-ilaw na rin yung normal. Naka-ilaw na rin yung wash, rinse, spin. Yan. Yan yung mismong front design niya. Once na naka-ilaw. So, kung maglalaba tayo, i-start na natin para mag-go yung normal wash. So, kung sakali naman, pipili kayo ng program from Delicate, dito lang kayo mag-a-adjust. Yan. Speedy wash, Delicate, air dry, then water save, blanket, and tub hygiene. So, isa-isayin natin. So, once naglaba ka sa normal, ito yung mga regular clothes or yung mga everyday use na clothes na ginagamit natin. So, yung normal is nag-a-average siya ng wash, rinse, spin. So, within 50 to 55 minutes, tapos na yung labahin natin. Ngayon naman, example, kung maglalaba tayo ng quick wash or speedy wash, dito lang tayo mag-a-adjust. Yan. Quick wash or speedy wash, isa lang naman yan. Ang ganyan laba, madalas lang naman yan, karaniwan sa mga damit na di naman sobrang dumi.
or madalas nalikabukan lang konting pawis. Yan ang madalas na ginagamit for quick wash or speedy wash. Next is delicate. So kung maglalaban naman tayo sa delicate, ang madalas na nilalaban natin dyan is yung mga maninipis na damit. For example, yung mga masasela na damit para ma-avoid natin yung pagkasira ng ating mga damit. So next naman is yung air dry. Air dry po is ito, within 90 minutes. So nakailaw lang sa kanya yung spin. Ang air dry, ang purpose ng air dry is more on drying performance. So within 90 minutes, more on drying lang ang ginagawa niya. Madalas itong ginagamit karaniwan sa mga blanket, maong, depende sa klase ng papatuyuin natin. Ang kagandahan din ng air dry is nakakapagpatuyo rin siya ng drum. Yung ating drum, yung drum natin. No? So next naman, kung maglalaban naman tayo, meron din naman tayong water save. Yan, water save. Water save, almost 1 hour and 30 minutes na process yan. No? More on water saving technology ang ginamit yan. Next naman, blanket or maong. So kung maglalaba ka ng blanket, automatic yan is naka 72 liters na siya. So pinakamataas na liters ng tubig yan kasi kailangan nabababad yung blanket at para rin makusot siya. No? So ganoon din yung process niyan, wash, rinse, spin. Okay, then next niya naman is yung tub hygiene. Tub hygiene, ito yung general cleaning ng washing machine na once a month natin laging ginagamit, no? Para malinis natin yung drum at ma-avoid din natin yung dumi sa mismong drum. At check din natin yung ating lint filter. Yun yung lint filter, no? Kasi dyan napupunta yung mga dumi. So yung ating tub hygiene, almost 2 hours yan na mag general cleaning. Ang magandang ginagawa dyan pag magta-tub hygiene kayo is maglagay kayo ng Sonrox or kaya ng mga sabon. Powder pwede rin dyan. Yan. Ngayon naman, nakompleto na natin yung kanyang process o yung program. At dadako naman tayo dito sa Stain Master. So yan. Yung design ng Stain Master na ito is naka-indicate na kung 1, example 1, Odor and Aroma Plus. So kadalasan kasi yan, sweat, then mud, then soya sauce. So as long na ginagamit natin yan, na-maintain natin yung tinatawag na no more pre-washing. So hindi na tayo kailangan magkusot pa para sa mga damit para matanggal yung mga matinding mancha. So ang magandang example nito, kung 10 kg yung ginagamit natin, mag-average tayo ng kalahating timbang ng kilogram. Para makita natin at malaman natin yung talagang tinatawag na no more pre-wash. So yun yung tinatawag na Stain Master. Okay. Then ngayon naman po, mapapansin nyo, itong washing machine na to, pwede rin kayong mag-manual. So example, pag sinabing manual, yung manual operation, pwede nyong baguhin yung process. Kunyari, mag-normal kayo, gusto nyo, wash lang muna. Pwede yan. Pwede mong i-off yung ibang process. Example, spin. Yan, pwede yan, spin lang gagawin niya. Pero lahat yan is kompleto na. Okay, water level, check natin. 72 liters yung pinakamataas and 14 liters yung pinakamababa. Hanggang 27, 38, 47, then 55 liters up to 72 liters. So, kung mapapansin nyo naman, active pump system yung kanyang kinamit. Kasi, ang kagandahan ng model na to, pag tinawag siyang active pump system, is may tinatawag siyang pump penetration. So, napipenetrate niya yung dumi. Once na naglagay tayo ng powder dito sa ating active pump system, yan, dadaos-dos dyan yung tubig. Diretso sa powder, then lalabas yan sa mga yan, sa mga gilid-gilid na yan. So, once na lumabas yan dyan, lalabas yung pinaka-bula. So, yung bula po kasi yung nagpipenetrate ng dumi sa damit natin. So, makapansin nyo naman, same din naman ng ginamit. Accessory. Yan. Drain outlet, water inlet. Then, yung kanyang water bazooka. So, kabilaan yan. Yan. Okay. Yan yung mismong design niya. Soft lid closing. Okay, soft lid closing. So, hindi agad siya yung nasalpak o nabagsak. Okay? So,
So, ang model naman na ito is tinatawag na Japan Technology. So, once sinabing Japan Technology siya, meron siyang mga additional features na mas nakakatulong sa washing machine natin. Example, low water pressure. Yung low water pressure, nakakapag-read siya ng pinakamababang pressure ng tubig para makapaglaba tayo. Kasi pag mahina ang example, mahina yung tubig natin, hindi tayo makapaglaba, lalo na kung putol-putol. So, ito yung in-upgrade sa kanya. May meron din tayong wild voltage range, no? So, ano to, para rin to sa mga fluctuation ng kuryente, para hindi agad masira yung board natin. Auto restart. Itong program naman na ito is for safety din. Example, nagkaroon ng brownout, kung ano yung naiwang program, yun na lang yung itutuloy niya. Okay. Ganda. So, terms naman din sa warranty is 12 years warranty on motor. Then, 1 year warranty on parts, labor, and home service. So, yeah. Okay. So, yun lang naman at madali lang naman din siyang gamitin. Para sa home bodies. Ayan. Home boodle. Ayan. Yeah.